guys! Good morning! Today is Wednesday and layo pa ko ulit kasi lalabas ako para pumunta ng Philippine Consulate kasi ayusin ko yung SS ko. Tatanong ko kung ano, kung pwede na ako mag-loan. Hindi pa kasi ako nakakapag-loan doon, so try kong mag-loan ngayon. Kasi nung huling umuwi kasi ako, ang baba kasi mababa yung ano ko, yung mababa yung tawag nito, yung hulog ko yung pinakamababa, so mababa lang. Kaya yun, sabi ko, sige, wag na lang muna. So try ko this time, kasi medyo mataas na yung ano ngayon yung hulog. And then, ano pa ba itatanong ko? Yung SS ko, yun sa pag-ibig ko, magbabayad ako. And tatanong ko din yung sa ano, kasi diba yung OFWE card na inisyo nila dati, so nakakuha na ako nun. Para replacement daw yun sa pagkuha ng OEC. So, iko-confirm ko ngayon kung talagang hindi na kailangan ng OEC kapag umuwi ka ng Pilipinas. So, malalaman ko yan mamaya. And then, ano pa ba yung tatanong ko? Yung sa PhilHealth natin kasi may inisyu na naman sila na bago ngayon na pagbabayad na parang 6,000 after ng 2,400 is magiging 6,000 na. So para sa akin, 'di ba? Ewan, hindi lang naman siguro para sa akin kasi may mga nababasa na rin ako, halos lahat yata na nagko-complain kasi ano na, paano nalang ako yung sweldo mo? Parang 10,000 o parang ano lang. Katulad ng Saudi Arabia, parang magkano yung sweldo? 18,000. Tapos babawasan mo ng 6,000. So magkano na matitira, diba? So ako, ang concern ko is, itatanong ko kung talagang mandatory na lahat ng OFW magbabayad ng 6,000 a month. A year pala. Kasi nga yearly lang yun. So ayan, tayo magbabayad kasi yung ano ko, PhilHealth ko is until ngayong November na lang yun. Until last year kasi yun, tapos hanggang ngayong November 2019. So magtatanong tayo kung ano ba talaga. Ayan, tapos ano pa ba ang aking gagawin ngayon? Ayun, so parang yun lang muna yung gagawin ko sa kakonsolate. So siguro after that, may gagawin akong content para dun sa ano ko, doon sa Google AdSense ko. Ayan, pag weekdays kasi, parang walang nangyayaring kagulungan dito sa Hong Kong. So, ang tahimik lahat. Wala kang makikita ang bakas na may kakaroon ng ano dito, gulong. So, para okay lang. Ayan. Kapag weekends na, ayan na, nagsisimula na. Friday hanggang Sunday, nagsisimula na ang aray ko, mga magugulo dito. Kapagod agad ako. So, paakyat na tayo doon. Ayan, tapos na ako dito sa Admiralty, sa Consulate. Nakapag-ano na ako sa SSS. Nakapag-update na ako. Sa pag-ibig, nakapag-update na rin. Ayun! So, nag-apply ako ng aking personal loan sa SSS. So, ayan. Yung makukuha natin ay ipagpapagawa natin ng toilet ni Mother. Papagawa na ng toilet si Mother. So, mababa yung nakuha ko eh. Kasi, malulong ko. Kasi mababa din yung aking payment. So the more na malaki yung payment mo, so malaki din yung makukuha mo. 1.5 months yung processing, pwede siyang makuha dito. Nakita pa ako. Doon pala, ayun. So ayun, 1.5 months yung processing niya. Tapos pwedeng dito ko kukunin sa Hong Kong yung aking cheque. Tapos i-incash na rin nila. So maganda na yon, dito na lang kasi at least para pag-uwi ko, meron akong dalang cash. Ayan. Tapos, ano ba? Ayun, yung sa PhilHealth, wala daw palang PhilHealth dito na office sa Hong Kong. So kung may mga inquiries ka,
Yun na nga, re-inquire ka ay sa ano, sa Pilipinas katatawag ka direct doon. So, since naman nauuwi ako, so doon nalang ako magtatanong regarding nga doon sa payment natin na ano, na na changes, diba? 6,000 na. So doon ko na lang ma-confirm sa Pilipinas pag-uwi ko. And then, ano pa ba yon? Yun, yung sa OWA naman. So regarding sa e-card, papunta ko ngayon ng Wanchai kasi yun nga, doon na yung opisina nila. Hindi pa, medyo matagal pa naman ako pero ito na yung time ko na rin eh. So i-confirm ko na lang din. Kasi ang UEC kasi pwedeng through online na. So personal na ako pupunta doon para at least tanungin ko sa kanila kung kailangan pa ba ng mag another UEC o yun na nga yung e-card na. So ayan, tara. Haba ng pila, wala pa ang ano, wala pa ang ramp. Tagal niya, traffic yata. So makikita niyo dito sa Wanchai, dito yung high court nyo. Kaya dito parating nagkarami. So makikita niyo dito, wala na yung mga naka-advertise na ano, yan o, mga vandal na yung nakalagay. Oo. So, ano nga ulit? Paano nga? I-open mo muna yung account mo, ma'am. And then, that's ano yung password ko nasa amin eh. So, hindi ko kabisado yung password. So, ngayon, paano ko malalaman na pwede nang gamitin yung ano yung e-card na as OEC? So, ang pagkakaintindi kasi namin is yung e-card as e-card is replacement sa wala OEC. Wala pa po yan, ma'am. Wala pa pong instruction na pwede nang gamitin yung e-card as your OEC. Wala pa po. So, bakit pa, kaya kami nag-apply lahat? I mean, marami kami na nag-apply ng ganon. As usual, ma'am, i-applyan mo lang yon. Just wait for the government signal na pwede na po yun na pangkuha ng OEC. Ah, so parang ngayon, wala pa so po. Useless ang pagkuha namin ng e-card? Hindi naman siya useless. In the future, it will be used. Sa ngayon, ma'am, kasi hindi lahat pa po kasi meron ng e-card. Just wait for the government po na signal na pwede na po. Oh, so meaning, useless pa sa ngayon? Sa ngayon, wala pa po siya. As in, ID lang, parang school ID na. Pakita mo lang na it's a identity, pero as to the services, wala pa po. So, dapat pala napaliwanag yun, ano? Kasi parang ang lahat ng kami, maraming umuwi, maraming ano, ang pagkakaintindi na once na kumuha ka, kailangan mo pa rin ng ano, ay hindi ka nakukuha na OEC. Wala naman pong ano, ma'am. Pag kinuha mo ba yun, nagkaroon ka ba ng problema? Hindi naman. Kaya lang parang ang inaano, parang less a hassle na lang din sa lahat na hindi ka na mukha, hindi mo na kailangan, ano? Soon. So ngayon, wala siya. Wala hindi mo po talaga siya magagamit. Wala pa. Okay, so parang identity card mo lang. Okay. Telling that you are so and so. Pero for the services, wala pa po, ma'am. Wala pa. Hmm. So kailangan mo pa rin gumawa ulit ng OEC, ano? So ano na lang, parang ano yun? Parang kailan kaya yun? Kailan kaya ulit kailan namin magagamit? Yeah, ma'am, soon. Government will do. Government will tell you. Sa ngayon, wala pa. Wala po pa talaga. Sige po. Sige, salamat. Thank you. So ayun guys, narinig nyo nga kanina. Dito na nga ako sa ano, sa Wanchai, sa OWA. At yun na nga yung katotohanan na ang ating OFW e-card, kasi alam, ang pagkakaalam nating lahat na OFW, na kasi nag-issue sila ng e-card, diba? So, ang sabi kasi is replacement na yun sa pagkuha ng OEC. So, ngayon, sabi ko nga, gusto kong malaman kasi para at least sa kanila nang galing. So, yun nga yung totoo. Ang e-card na kinuha natin ay hindi pa natin magagamit. Parang sabi niya nga, parang just a card lang muna. For the meantime, yun lang muna yung ano. Parang ano lang natin, parang SSS card lang natin na pwede natin as a government ID lang natin yan. Pero yung sinasabi nila dati na inisyo na, yun nga, na replacement as OEC, no. Hindi, kukuha pa rin tayo ng OEC, guys, mga kababayan. So, hindi ano yung, sabi ko nga, ano, yung OEC, yung e-card is useless pa din kasi may mga humid na ID na tayo, so parang doble-doble pa.
So ayun guys, ito ang ano, ito ang kasagutan. Nakukuha pa rin tayo ng OEC. So huwag kayong magmadali pagkuha ng e-card kasi hindi naman talaga manggagamit pa. So kailangan pa daw intayin ang signal ng government na pwede na 'yun gamitin as OEC. So ayun, it's true. So ayun lang guys, 'yun lang ating update ngayon dito sa ano, sa ating e-card. So yung PhilHealth natin is pag sa Philippines na. At saka additional pala dun sa ano, dun sa pag-ibig pala, no. So nagtanong din kasi ako, dati kasi meron ako dung loan. Nag-loan na kasi ako, parang company loan pa yung dati pa, sobrang tagal na nun. Tapos tinanong ko kung ano, parang hindi ko kasi nabayaran siya kaagad. Tapos di tuloy-tuloy na yung bayad ko, tuloy-tuloy na. Ngayon, kapag daw after 2 years pala na hindi mo siya binayaran, tapos nagtuloy-tuloy ang bayad mo, ano, ano na daw yun, considered na yun, yun na yung payment mo. So ngayon bayad ka na, na ano, kasi ilang years na ako nagbabayad din. Tapos kapag gusto mong mag-loan, kailangan meron kang 6 months na continuous na payment, na active payment, 6 months. And then sorry, then yung makukuha mo, tinanong ko rin kasi kung magkano yung makukuha mo. Sabi niya, 80% ng inihulog mo. Total ng inihulog mo sa pag-ibig. So, ayun. Hindi naman ako nag-loan, yun lang. Sa SS lang. Then, yun. Ayun lang, guys. Tayo ay uuwi na. Tapos na ang aking transaction sa, ano, sa consulate, tsaka dito sa OWA. Siguro, itin ko na lang yung aking, ano, check eh. Charot. So, ayun na. Baba na tayo. Parang medyo nagugutom na rin ako. So ayun guys, nandito pa rin ako sa consulate ngayon, sa OWA pala. Kasi meron akong namit na isang Pilipina na nagpatulong sa akin kanina dun sa baba. Doon sa kabilang building pala. Na siya daw i-terminate ng amo. Tapos, ay hindi, pagpabakasyon lang pala siya ng amo, 3 weeks. Sa Sunday. Tapos biglang, nung pag-uwi niya nung Sunday, nung last that Sunday na day off niya, sinabihan siya na maybe pag-uwi niya, hindi, maybe pag-bakasyon niya, hindi niya alam, parang ayaw na ng amo, nagpabalikin siya. So, syempre, ang lola mo, six months pa lang dito. So, nawindang siya kasi 6 months pa lang siya dito. Syempre, may mga bayarin siya. Nag-aalala. Kaya ngayon, siya ay pumunta dito ng OWA para humingi ng assistant regarding sa sitwasyon niya. Kaya ngayon, sinamahan ko siya dito sa OWA. Dito to sa 18th floor. Ano mang floor nga? 18th floor to ano? 16, no? 16th floor dito to sa ano? Dito sa Wan Chai. Yung OWA assistant ay doon yun sa 18th floor. Tapos ito naman dito to sa kabila, 16th floor. Ayan. So, ay kausap pa siya ni ano, kausap pa siya dun ni ate. So, iniintay ko siya. Sabi ko, sige, intayin na kita at ng ano, gusto niya nang umuwi, bata-bata pa eh. Ano, sabi ko siya, intayin kita kung ano man. So, ayun guys, nandito na ako ngayon sa ano, sa Wan Chai pa rin ako. Pero andito ako sa Lechong Avenue at meron ditong magandang view. Marami ako nakikitang mga nagpo-posing-posing na dito, maaura-aura na eh. So, ngayon lang ako. Hindi, alam mo, hirap sa inyo kasi nga pag mga weekends, na may mga rally. So, hindi ka makapunta dito ng talaga namang aura ka pa. So, ito lang weekdays kasi. Tsaka may inasitasa nga ako dito sa Wan Chai. So, dinaanan ko na to. So, aura tayo, Besh. So, diba? So, dito yung mga decorate na parang yearly ba to? Hindi. Hindi ko alam kung every few months actually change. Pero pang Christmas, magandang taong maganda rin. Di ba, hindi sa taong dito? Ang ganda niya. Lechong Avenue.
parang ano, parang Chinese New Year yung decorate. Kala kung bakit may decorate silang ganito ngayon. Ayan, so tapos na ang decorate. So ayun lang. Pag ganito namang aura. Di ba ang ganda niya? Makulay. So at least naka ano, nakapunta pa rin ako dito. Matagal ko nang nakita to eh. Sa mga friends ko na talaga sinasadya pa to. So ano oras na? Punta pa ako ng Central. Nagbabayad pa ako sa SSS. So pangalay ko, pasig ka. Naawa ko doon sa kanina, yung Pilipina kanina na ano, hinihingi ng tulong. Determinate siya ng amo niya. Ayun, nasa ano na siya. Nawa okay na siya, maging okay yung ano niya. Maging okay ang kanyang magiging sitwasyon ngayon sa amo niya. Pumunta siya ngayon sa Tungtong doon sa agency kasi sinabihan siya ng amo niya na pumunta na lang doon. Kinakabahan yung bata, 27 years old pa lang. Parang kapatid ko lang. Ayan! Pupunta na akong Central ngayon kasi babayad ako ng SS na kayo guys. Andito na ako ngayon sa amin at umuwi na ako ng maaga. The time is 4 PM pa lang. Kasi dapat off ko talaga ngayon. Kaso lang, nag-message si Amo na kung pwede daw ipagluto ko siya ng dinner. So syempre naawa naman ako kay Amo kasi na-aksidente siya eh. Yung kamay niya, na-aksidente siya nung nag-race siya sa Shanghai. Kaya yun, sabi niya ano daw, may a little bit changes daw sa kanya. So sabi ko, sige, uuwi na lang ako para mag-dinner siya. Magluto ko siya ng dinner. Kaya ito na ako. Tapos naman yung transaction ko sa consulate, sa Central. Natapos ko lahat. So okay naman na. Ayun lang, yung sa ano lang, PhilHealth lang. Tapos, sa Pilipinas ko na lang itatanong pag-uwi ko doon. Ang ganda ng building sa likod ko. Ang ganda ng ano, ang ganda ng panahon ngayon. Pero yung mata ko sobrang pagod na pagod kasi kulang na naman ako sa tulog. Di na naman ako nakatulog na ayos. Siguro kailangan natin na mag-vitamins. So ayun guys, thank you for watching my vlog. Sana na-enjoy nyo tong vlog na to. Ano to, short vlog lang para sa araw na to. Ang ganda ng view sa likod ko. Ang ganda pang thumbnail. So, ayun. Na, ayun nga. Nagawa ko naman yung aking ano. Sana si ano. Nalala ko sana si Amy. Okay naman siya. Kawawa naman yung namit ko sa ano na yun. Sa OWA. Sana ano siya. Sana ma-resume yung trabaho niya. O kaya hindi pa siya umuwi. Kasi 6 months pa lang siya dito sa Hong Kong. Tapos, alam nyo naman ang mga amo, diba? Yung mga minsan wala ring ano. Minsan wala din consideration, tapos walang tiyaga sa ano, kasama nila sa bahay. Yung bang konting pagkakamali, ano, masyado silang mapaghanap ng trabaho. Ay nako, which is naranasan ko rin naman yung ganon. So naawala ako dun kay, ano, kay Amy kanina. So, ayun guys, thank you for watching my vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Thank you guys! Bye!